kumakatok. Nambubulabog ang peligrong nakaabang ay isang bukas lamang ng pintuan. Mga kultong gumagala at umaaligid. Kathang isip nga ba o hindi? Say, sulod din, say! Sa maliit na bayan ng Misamis Occidental, ang balibalitang may mga gumagalang kulto na kumakatok sa bahay-bahay upang makapaghanap ng biktima o mapapaslang ang yumanig at nagdulot ng takot, pangamba at kaguluhan sa mga residenteng namamalagi sa lugar na pinangyarihan. Bagamat nakakatakot nga naman, ilan sa mga kalalakihan ang naglakas loob matukoy ang mga salarin. Ang kulto ay pinaniniwala ang grupo ng tao, sindikato, baliw, nilalang at kung ano-ano pa ay siyang kumakatok sa mga kabahayan na sa kanilang pasya ay may mga tao sa looban at kapag sinagot raw at pinagbuksan ng pintuan ay pupugutan daw ng ulo ang lahat ng taong naroroon sa loob ng bahay. Kung sakaling hindi man pagbuksan ng pintuan, maaari silang umakyat ng bubungan at sa ibang pagkakataon pa nga, naghahanap sila ng ibang madadaanan. Eh! Eh! May tao sa likod sa inyo, ha! Sa isang video, maririnig ang isang lalaki na sumisigaw upang balaan ang kapitbahay na may mga kultungang umaali-aligid sa bahay nito. Maririnig ang kahindik-hindik na takot sa boses nito, gayon din ang pag-aalala sa kapwa residente ng lugar na iyon. Ang isa pang trending na video na nakuhanan, madidinig ang pagkakagulo-gulo, sigawan at panik ng mga mamamayan, miski ng taong nasa likod ng video. Magulo man ang pagkakakuha ng video, hinding-hindi maitatanggi na binalot ng pangamba ang taong nasa likod ng video. Masisilayan doon na pilit tinututok ang ilaw na galing sa flashlights sa hinihinalang kulto. Layla Bobby! Uy, Diyos ko, Lord, tabang! Do, maagbog ka do! Ginoo ko, Lord, tabang! Kung ipopost sa eksaktong time frame, makikita nga ang animoy bulto ng tao sa tuktok ng bubungan. May mga balita rin na nakapatay na ang mga kulto, subalit hindi binanggit kung sino at saan. Maaaring private matter nga naman o maaaring iniimbestigahan pa ang pangyayari. Bagamat maraming nagsasabi na tao lang ang kulto, marami din naman ang nagsasabing nag-aanyong tao lamang ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga damit at tsinelas na matatagpuan nila sa labas ng bahay. Kaya payo sa iba, huwag na huwag mag-iiwan ng kagamitan sa labas, di lang para makaiwas sa nakawan, ngunit minsan ay para na rin sa mga sitwasyon at kwentong gaya nito. Kapag pinapasok ang mga tsinela sa loob, maaaring isipin ng mga kulto na walang tao sa loob ng bahay. Sa isang video sa TikTok, makikita sa kuha ng isang CCTV ang tila itim na aparisyon na lumapit sa pintuan na tulad ng kulto ay nagmamanman at maaaring kumakatok nga sa mga kabahayan. Sa ibang mga ulat, ang kulto raw ay kumikitil ng tao upang ihandog ang mga buhay na pinaslang bilang alay. Isang relihiyosong grupo raw, ngunit mapapaisip ka kung relihiyoso nga ba. Bali-balita na satanismo ang sentro ng kanilang gawa at pakay. Mga alagad raw ng demonyo o ibang uri ng Diyos-Diyosang sinasamba. Isinalaysay ng ibang kababayan ang nalalaman sa kulto. Bago sumalakay, sila raw ay nagri-ritual muna para mapatahimik ang mga hayop gaya na lamang ng bantay na aso at para na rin mabigyang lakas ang kanilang mga anting-anting na baon-baon. Kadalasan, ang target nila ay mga walang laban na babae at mga kabataan. Ayon sa mga sabi-sabi, ang kulto ay matagal nang nananalasa simula 1960s pa lamang. Ang patunay niyan ay hindi lang sa Mindanao nangyayari ang insidente. Naitala rin ito sa mga piling lugar sa Caloocan, Pampanga, Davao at Iligan City. Ngunit hindi nabanggit kung saang partikular na lugar.
Bukod pa doon ay matagal na ring nangyari, kaya walang nakakaalam kung maaari pa nga ba itong sumalakay sa mga lugar na nabanggit. Datapwat may paniniwalang walang katotohanan ang mga kulto, muli na namang sumiklab ang kuro-kuro ukol sa kulto dala ng bidyong naipaskil kamakailan lang bilang tugon ng mga residente sa nakakahindik na sinasapit. Naisipang magronda at magtulungan rin ang mga kalalakihan sa mga lugar ng pinangyarihan gaya ng nabanggit kanina upang matukoy at mahuli ang mga kulto. May mga rumoronda na nga rin daw na pulis o kinauukulan, pero wala pang balita kung natukoy na nga ba ang sinasabing kulto o hindi. Makikita lamang sa video na nakita na nga, pero ayon naman sa ilang mga saksi, naglaho raw ang kulto na parang bula. Sabi naman ng iba ay hindi na ata nakuhanan ng video ang maaaring paghuli o pagdakip ng mga kinauukulan sa kulto. Sa isang TikTok video, dalawang taong pinaghihinalaang kabilang sa mga kulto ang nakuha. Ilan sa mga bagay na nakuha ay ang panyong may kung anong mga simbolo ang nakasulat. Totoo man o hindi, mahalagang pagtuunan pa rin ng pansin ang ganitong mga usapin. Lalong-lalo na kung buhay ng mga tao ang nakasalalay. Uy, Diyos ko, Lord, tabang! Sa simpleng pag-share ay maaari kang makapagbigay kamalayan sa issue at kung sakali, makapagbigay ng kaalaman sa mga taong maaaring makasalamuha at maging biktima ng sinasabi nilang mga kulto. Eh, may tao sa likod sa inyo!